Hi guys, this is your queen, Tina Magdalene, and welcome back to another episode of my vlog. For today's video, what I'm gonna do is, I'm gonna do this kind of my new vlog, in my personal vlog, okay? I wanna do answering your question in my own kind of advising. Okay, tatagalingin ko na ha, para may harap English. May ito English. Hindi masyadong magaling ako mag-English. Okay? I wanna do, magsasagot po tayo ngayon ng mga love problems ng mga nakita ko po sa Facebook. Mga nakita ko po sa Facebook, sa Instagram, Facebook, sa YouTube, and sa at saka sa YouTube channel ko po. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click nyo po ang bell button para lagi po kayong lagi po kayo updated sa lahat ng mga ganap ko. Okay, sisimulan na natin ang unang answering ng love question. Okay, may mga nagtatanong sa akin. May magtatanong sa akin. Okay, ang unang sasagutin nating love question ay ito ay para sa mga kabataan. Ito ngayon, nang uso daw sa ngayon. Hindi ko alam, basta sasagutin ko to. Okay. This is, hindi ko siya sasabihin kung sino yung nag-comment o nag-message sa akin. Basta nag-message siya sa akin sa Instagram. Okay, follow nyo din pala ako sa Instagram by Queen Madam Magdalene. Don't forget to follow my Instagram account. Okay? Ito ang sabi niya. Tatanggapin mo pa daw yung boyfriend mo na paulit-ulit kang sinaktan. Tapos, ang ending nakipagbalikan ka pa rin sa kanya. Ano ang tawag doon? For me, ang isa sa ipapayo ko lang doon ay kung sinakpan ka niya, tapos nakipagbalikan ka sa kanya, tanga ka na. Bakit ka makapagbalikan ito sa kanya kung hindi, kung gano'n naman yung binigay niya sakit sa'yo, di ba? Dapat pag nasinakpan ka niya, dapat yung inap na yon para inap yun na malaman, ma-realize mo na, ay, hindi pala ako deserve ng taong ito. Ba't ko pa intindihin yung nararamdaman niya, yung feelings sa kanya, yung ano, kasi hindi niya naman ako pinapahalagahan. Diba? Hindi niya ako pinapahalagahan, hindi niya ini-effort yung, hindi niya binibigyan pansin yung lahat ng mga ginagawa ko para sa kanya. Tapos, makikipagbalikan ka? Oh my gosh! Dapat hindi ka makakapagbalikan dahil nga, depende yun sa naramdaman mo. Depende din yun sa sakit ang naramdaman mo. Kung sa sakit ang naramdaman mo ay sobra, sobra-sobra, tapos nakipagbalikan ka niya, marupo ka. Kasi nakipagbalikan ka. Dapat hindi ka makikipagbalikan sa taong sobra yung sakit na binigay sa'yo. Diba? Kaya kailangan natin matutunan, mga queens, na kapag nagmahal tayo, dapat yung pamantagalan, yung ever after, yung hanggang future is makikita mo din yung pagmamahal niya sa'yo. Diba? Okay. Second question is sagutin natin. Ito naman ay mula sa TikTok. Ito siya ay nag-comment siya sa episode ng Payuhan sa TikTok with Queen Madam Magdalene. Ang sabi niya sa comment, ito ang sabi niya sa comment. Ito yung sabi niya, bibigyan mo pa daw ng second chance yung taong mahal mo kung pinagpalit ka sa kapatid mo. For me, ang ipapayo ko naman sa iyo, Queen, kung gano'n naman yung nangyari, pagkosyon ninyo, huwag mo bigyan ng chance. Ba't mo bibigyan ng chance? Kung kayong dalawa, meron din siya, pero din kayong dalawa yung pinagtutukuyan.
kayo ang tinutuho, kayong dalawa na tinutuho magkapatid para mag-away o may nangyari sa inyo masama or everything. Dapat kung mahal mo siya, mahal ka niya, dapat hindi ka niya pagpapalit sa kapatid niya. Kapatid mo. Dapat kung bibigyan siya niya siya ng second chance, yung karapat dapat. O yung nagsisisi na siya sa lahat ng ginawa niya kasalanan sa inyong magkapatid. O hihiwalay nila o tatapusin niyo na yung relasyon sa kapatid mong isa pa. Para kung nabigyan mo pa siya ng second chance, kung bibigyan mo siya ng second chance, ipapangako niya sa sarili niya o sa inyong dalawang relasyon ninyo na masisaayosin niyo yung relasyon ninyo o magagawa niya ng maganda yung practice sa kanila, di ba? Kailangan pag-usapan, ayusin, idadaan lang po natin sa maayos na pag-uusap. Nadaan po yan sa maayos na pakikiusap, maganda pong mangyayari sa atin at sa takbo ng ating relasyon. Okay? Ipagpapatuloy natin ang video na ito with part 2. Thank you. Don't forget to like and subscribe to YouTube channel. Goodbye, my queen. See you in the next vlog.